Si Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr., Medical Center Chief ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, mas kilala po sa tawag na Tala Hospital sa Caloocan. Dr. Pamaran, good morning po. Salamat po. Good morning, Kabayan Oli. Opo. Ang balita po sa mga ospital, lalong-lalo na sa mga pampublikong ospital, tumataas po ang mga kaso, Doctor? Tala Hospital Kanoli, tulad pa rin ho ng dati, no? End hospital ito for COVID-19 positive cases. Bali, ang ina-admit dito, moderate oxygen requiring, severe cases, tsaka critical cases. May nakalaan ho ditong 520 beds para sa COVID-19 positive cases, 400 beds para sa wards, at saka 100 beds para sa ICU. Mm-hmm. Sa ngayon po, ang naka-admit po dito, 36 over 520, Kanoli. Po. 36 out of 520, ganun ba? Yes, sir. Bed? Okay. 36 out of 520 beds po. Opo. Inalam ba ho natin kung bakit sila nagkasakit? Sila ba'y vaccinated or no? Karamihan sa kanila, vaccinated po. Okay. No? Nagkaroon ng COVID-19 infection. Pero, meron po silang mga comorbidities. Yun po yung dahilan kung bakit po sila napasok dito sa, o na-admit dito sa hospital, Kanoli. How about yung mga senior citizen? Yes, Kanoli. Kasama din? Yes, sir. Yes, Kanoli. Ang vaccination ho ba nila, Dr. Pamaran, ay yung nauna lang, wala pang booster? Karamihan po, may booster na po. Isa booster lang na po. Oh, first booster lang po sila. Interesado ho tayo kung bakit sila nagkasakit may booster na. Hindi ho natin masagot yung tanong na yon. Oh. Kasi po, ang COVID-19 po, kahit na vaccinated kayo, pwede pa rin pong mahawa yung tao kahit naka-booster dose po kayo. Yun, pero nga lang ho, yung kanilang severity po, hindi ho tulad ng dati. Hindi pa kayo nababakunahan. Oo, hindi katulad ng dati. Pero ito ho yung na-hospital. Ba't kailangan i-hospital? Bukod po doon sa infection nila sa COVID-19, meron po silang mga comorbidities, Kanoli. Tulad ng high blood, o na-stroke yung pasyente, malubang karamdaman sa kidney, mm-hmm, yung pinapasok po natin sa hemodialysis. Opo. Ito po yung mga pasyenteng nandito po ngayon. So possible na pumasok sila diyan not knowing na sila pala ay positive COVID. Tama ka, Kanoli. Lahat ng pasyente ditong for admission, bago po sila i-admit, nire-require ho namin yung RT-PCR swab. Opo, opo. Nagkataon na RT-PCR positive sila. So, doon po sila ilalagay sa COVID-19 wards. Okay. Kanoli. Yun lang pagkakaiba ho nung pandemic na una, kung ikukumpara ho ngayon sa mga pumapasok sa ospital. Pero Doc, malaman lang ho namin kung dumadami din ang kaso ng dengue sa ospital? Opo, Kanoli. Dumadami din po yung kaso ng mga dengue dito sa ospital. Paano ginagawa natin? Kasi ang symptoms ng dengue at saka COVID ay halos pareho, Doc. Tama ka, Kanoli, no? Pero may isang test para sa dengue, iba naman yung test para sa COVID-19. Uh-huh. Pero lahat ng pasyente, mag-undergo muna sila ng RT-PCR swabbing. Malaman lang natin kung sila ay positive o negative. Uh-huh. At the same time, kung yung symptoms nila para dun sa dengue, another test na naman hong gagawin doon, Kanoli. So possible na may mga dengue patient diyan ay naging positive sa COVID? Possible po 'yon, Kanoli, possible po. Okay. Doc, maraming salamat po at magandang umaga po. Anytime po, Kanoli. Thank you very much po. Si Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr., Medical Center Chief ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Yan po yung Tala Hospital sa Caloocan.